kwentong ito ay karanasan po ng aking lolo. Tawagin na lang po natin siyang Lolo Carding. Si Lolo Carding ay isang mangingisda. Iilang metro lang kasi ang layo ng bahay nila sa dagat. Kaya iyon na lang ang naisipan niyang kuna ng pangkabuhayan nila. Kaya madaling araw pa lang ay gumigising na siya upang maghanda na sa pangingisda. Maayos naman ang mga huli niya at nakakabili naman siya ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Isang araw ay mas maaga siyang gumising upang mas marami din ang mahuhuli niya. Dala-dala ang lambat at sulo ay binaybay na niya ang papuntang dagat. Madilim pa nga ang paligid at palagi na'y nakakaramdam siya ng kakaibang kilabot sa tuwing dadaan siya sa magkaharap na puno ng mangga. Napakayabong kasi ng mga sanga nito na halos sakop na ang buong daan. Pakiramdam daw kasi niya sa tuwing dadaan siya dito ay parang may nakamasid sa kanya at sinusundan siya. Pero pag nakakalampas na siya dito ay maayos naman na ang pakiramdam niya. Ngunit kakaiba daw ang araw na yun. Dahil nangingilabot pa rin daw siya hanggang makarating siya sa dagat. Pero dahil kailangan niya daw kumita ng araw na yun, ay inisang tabi na lang niya ang nararamdamang takot. Inilatag na daw niya ang daladala niyang lambat at itinusok na ang dalang sulo sa buhangin. Ito lang ang nagsilbing ilaw niya hanggang sa mag-umaga. Maya-maya daw ay naramdaman niyang parang may sumampay sa balikat niya. Pero dahil hindi niya daw mabitawan ang lambat, ay di na niya ito pinansin. At ilang sandali lang daw ay sa kabilang balikat na naman niya ay may sumampay. Napalingon na daw siya sa likuran niya. At ganoon na lang daw ang gulat niya nang biglang may humila sa lambat niya. Nang pagtingin niya daw sa harapan niya mula sa liwanag ng sulo, ay kitang-kita niya daw ang isang nilalang. Nababalutan daw ito ng makakapal na balahibo at namumula daw ang mga mata nito. Saglit daw siyang natulala, pero agad din siyang nahimasmasan nang hilain pa nito ang lambat niya. Sa sobrang takot niya daw ay nahatak niyang bigla ang lambat na ikinatumba ng nilalang. Sabay tumakbo daw siya ng mabilis at walang lingon likod. Kahit sobrang dilim daw ay di na niya inalintana kung ano man ang maapakan niya. Nang malapit na daw siya sa daan na may mayayabong sanga ng mangga, ay nagtaka daw siya kung bakit bigla daw bumigat ang daladala niyang lambat. Pero hindi daw talaga siya huminto sa paglalakad. Marami kasing nakausling ugat. Kaya di na siya tumakbo at baka daw madapa pa siya. At nang sa kalagitnaan na daw siya ng daan, ay lalo daw bumigat ang lambat. Kung kaya't nabitawan na daw niya ito. Medyo maliwanag na daw ng mga oras na yun. Dahil mag-uumaga na. Nilakasan na daw niya ang loob niya. Dahil alam niyang may gising na sa kanila at sa mga kapitbahay nila. Kaya naman nagawa na niyang lingunin ang dahilan ng pagbigat ng lambat. Ganoon na lang daw ang hiyaw niya nang makita ang isang baboy ramo na kasing laki daw ng tao. At ang labis na nagpahilakbot sa kanya ay nakatayo daw ito habang nakasabit pa sa mga ngipin nito ang lambat. Pilit daw niyang inaagaw dito ang lambat na kagat-kagat nito. Kitang-kita daw ni Lolo Carding ang pagtulo ng malapot nitong laway at ang nanggagalit nitong mga ngipin. Sa labis na takot ni Lolo Carding ay nagsisigaw daw siya habang tumatakbo palayo sa malaking nilalang na yun. Sinalubong daw siya ng asawa niya. May dala-dala daw itong itak. Nagsipaglabasan na rin daw ang mga kapitbahay nilang nagulat sa pagsigaw niya. "May aswang! Yung lambat ko kinuha ng aswang!" Takot na sumbong niya sa mga ito. Nagkatinginan naman ang mga ito at nagkabulungan. Kilala na daw nila kung sino ang tumambang sa kanya.
Nakwento din niya ang nangyari sa kanya habang naglalatag siya ng lambat. At tama daw ang naiisip nila na ang mag-asawang aswang ang nakainkwentro niya. Malamang daw ang Baboy Ramo ay ang babaeng aswang na sobrang taba. Medyo nagtawanan pa ang mga ito ng mabanggit ang dambuhalang aswang. Bantog na ito sa lugar nila. Pero hindi daw nila inaasahan na mambibiktima ang mga ito ng kalugar nila. Akala ni Lolo Carding ay di na niya muling maiinkwentro pa ang mga ito. Pero isang araw ay nakasalubong niya ang babaeng aswang habang papauwi siya galing palengke kinatanghalian. Wala daw katao-tao doon sa dinadaanan nila dahil sobrang init at oras na ng tanghalian. Kitang-kita niya daw na kahit gaanong katirik na tirik ang araw ay grabe daw ang paglalaway ng babaeng aswang. Para daw itong nasisiraan ng ulo habang nagwawala at pilit siyang hinahablot. Buti na lang daw ay may napulot na isang sanga si Lolo at yun ang pinanghahampas niya sa babaeng sumasagpang sa kanya. Nakalmot daw siya nito at pilit dinadaganan. Nagpanggulong-gulong daw sila sa damuhan hanggang sa mahawakan daw niya ito sa leeg, sabay bunot daw ng punyal niya. Pero napahinto siya sa pagsaksak dito nang may makakita sa kanilang isang lalaking dumadaan. Nagtanong pa daw ito kung ano daw ang ginagawang mag-isa ni Lolo sa damuhan at may hawak pa daw siyang punyal. Nagtaka naman si Lolo sa sinabi nitong mag-isa lang siya, gayong sakal-sakal na niya ang matabang aswang. At kung hindi lang ito dumating ay baka nasaksak na niya ito sa leeg ng punyal. Pero bigla na lang itong naglaho nang lumuwag ang pagkakasakal niya. Hinanap pa ito ni Lolo sa paligid pero wala na daw talaga ang aswang. Napakunot noo pa daw ang lalaki at nagtataka kung sinong hinahanap niya. Hindi na lang daw kwento ni Lolo at baka lalo siyang pag-inita ng mag-asawang aswang. Pero simula nung nangyari yun ay hindi na daw niya nakikita pang dumadaan doon ang mag-asawa. Ang balibalita ay lumipat na daw ang mga ito ng tirahan dahil na rin sa kahihiyan. Kumalat kasi ang nangyari tungkol kay Lolo Carding. Kaya lang naman sila hinayaan ng mga taga doon dahil nangako sila na hindi mambibiktima ng mga kabaryo. Pero hindi talaga napigilan ng mag-asawa at nagpalit anyo pa nga bilang Baboy Ramo.